Hey guys, welcome back again to my channel. Of course, it's me again, Manang The Bing. Ayan. So guys, meron tayong pag-uusapan na naman ngayon. At ang ating pag-uusapan ay, gaano ba kahirap ang isang maging mahirap? So, yun nga. Bakit nga ba mahirap ang isang maging mahirap? Aba eh, di ba? Para bang common sense na lang yan? Mahirap talaga. Di ba, sa word pa lang, mahirap na talaga na maging mahirap ka. Pero di ba nga, habang may buhay, may pag-asa. Diba? Meron tayong dapat gawin para tayo ay hindi maghirap. Though syempre kasama na yan na lahat naman ng trabaho ay merong paghihirap. Di ba nga? Kailangan yun. Meron bang trabaho na magaan-gaan? Diba? Presidente nga, di ba? Napakabigat na dalahin niya. O, presidente na yun, ha? So, paano pa kaya na ikaw ay isang mababa lang tapos magre-reklamo ka na ang hirap naman, di ba? Kung wala kang ginagawa sa iyong buhay para ikaw ay makalampas sa paghihirap na yan, wala talagang mangyayari sa iyo. Hindi ka naman isinilang para lang umupo dyan sa isang tabi at walang gagawin na lang. Diba? Sa bawat nilalang, mayroong misyon na dapat gampanan. Kung kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makita yung buong mundo, makita yung kagandahan. Though, dahil sa dami ng populasyon na ngayon, marami na hindi maganda yung ating nakikita. Pero dapat na ma-appreciate natin yung mga magaganda. Huwag na natin gawing dahilan, balakid, yung mga hindi magaganda. Diba? Maging positibo lang tayo sa lahat ng ating gagawin. Mahirap talaga kung wala kang gagawin sa iyong buhay. Napakaswerte nga natin kasi nga binigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Kung binigyan ka ng kumpleto, meron kang mata, meron kang ilong, meron kang bunganga, meron kang kamay, paa, o, diba? Kumpleto at malakas ka para gampanan ang dapat na gampanan mo sa ibabaw ng mundo. Kung wala kang gagawin, ibang usapan na yun. Para ano pa na nandito ka sa mundo kung hindi ka naman nag-i-exist. Diba? Kasi nasa Biblia yan guys na dapat pagtrabahuan mo yung kakainin mo. Diba? Sabi nga sa TV noon na magsumikap ka dyan. Ayan, diba? Hindi ka lang pwede mahihirap. Hindi kasi si Juan Tamad na, diba? Yung nakahiga tapos aantayin mo na lang yung pagbagsak ng grasya sa'yo. Hindi ganun. Kailangan mo na pagtrabahuan ang lahat ng inyong kakainin. Sabi ko nga, diba? Ang presidente. Nagtatrabaho, presidente na yun, ha? Ang queen, yung late queen natin na si Queen Elizabeth, diba? Napakalaking responsibilidad nila sa bansa nila. Lahat ng mga mga opisyalis, akala nyo madali yung kanilang mga ginagawa? Hindi, diba? Mas more na nahihirapan sila, mas more na, alam nyo yon, talagang work hard sila sa kanilang mga ginagawa. Kasi nga, kung hindi nila pag-iibayuhin yung kanilang gagawin, mapupulaan sila ng mga tao. So, ikaw, no, isang ordinaryo, diba, napakagaan lang, kumbaga, sa mga, kung ikukumpara mo sa responsibilidad na meron ng ating presidente, o kung yung mga higher na mga may katungkulan, yung mga matataas ba, no, yung mga mayayaman ba, sabihin na lang natin mayayaman, kala nyo ba, yung mga mayayaman na yan, ipahila-hilata lang? Hindi. Kumagawa din sila ng plan para lalo silang yumaman. Diba? Mas mahirap yung kanilang ginagawa. So ikaw, tayo, na mahirap lang, gumawa din tayo ng paraan. Diba? Maging patas tayo kung paano natin kung paano natin buhayin yung ating sarili. Hindi lang tayo magmumukmuk sa isang tabi. Diba? Ang lahat ng bagay, alam nyo guys, napagtatrabahuan yan. Ano man ang iyong trabaho at nakakaramdam ka ng kapaguran, talagang ganun yun, diba? Iidlip mo lang yan, itulog mo lang yan, kinabukasan, mawawala na yan. Diba? Malakas ka na naman. Diba? Ang bait ng Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan after ng nakalipas na araw. Tapos kinabukasan, tayo na naman ay magtatrabaho. Diba? Hindi ka ba na-miss yun sa binibigyan ng ating Panginoon sa atin? So, sana huwag niyong sayangin. Kailangan talaga natin na tayo ay magtrabaho upang hindi tayo maghirap. Ang mahirap kasi guys ay kung wala kang ginagawa sa buhay mo. Diba? Kung wala kang ginagawang pagbabago, ikaw na yung may problema dun. Ikaw na yung may problema dun. Ang tawag dun, tamad. Diba? Katamaran na yun. So wake up guys. Hindi ka nilalang ng ating Panginoon para lang na wala kang gagawin sa mundong ibabaw. Yan. Dapat maging kapakipakinabang ka dito sa mundong ibabaw.
Para naman pagharap mo sa ating Panginoon, eh meron kang masasabi na may ginawa ka dito sa ibabaw ng mundo. Abay, yung gagawin mo nga lang, eh nasa mabuti. Huwag naman yung ikakasama mo. Kasi at the end of the day, kapag dumating na yung ating Panginoon, ay naku, ay, anong ating sasabihin sa kanya? Diba? Anong ginawa mo sa ibabaw ng lupa? Ikaw ba'y may mabuting ginawa o masama yung ginawa? Diba? Siguro ayaw mo naman na, na mapunta sa impyerno, diba? So, maging ang ating buhay, guys, ay gawin lang natin na maging makabuluhan. Habang may buhay, habang binibigyan pa tayo at pinapahiram pa tayo ng ating Panginoon, ng ating kalakasan, ng kalakasan, gamitin natin ito sa tama, sa maganda. Huwag mong idahilan yung bakit ba ako pinanganak na mahirap. No. Kung ipinanganak ka man na mahirap, abay, meron kang gagawin. Kailangan mong paganahin yung isipan mo para makawala ka sa paghihirap na yan. Ang gawin na lang natin, eh, maging makontento. Diba? At lagi tayong magpasalamat sa taas. Maging makontento tayo. Yung point na yon, kahit na hindi man tayo, hindi man natin na-pick yung kagandahan ng buhay, kung kontento ka na sa iyong buhay na yan, masasabi mo na ikaw ay mayaman. Dahil alam mo yon, may peace of mind ka. Di ba nga? Meron talagang mga tao na nag-success sa buhay. Pero alam nyo ba kung bakit nila narating ito, kung bakit sila nag-success? Pinagtrabahuan din nila yan. Dugot pawis din nila yan. Hindi naman sila instant na yumaman. Meron siyempre yung mga instant na yumaman, yung mga nananalo sa loto. Pero mangilan-gilan lang din naman, di ba? At alam nyo ba guys, isi-share ko lang to ha. Alam nyo ba ng aking mga amo, napaka-workaholic nila. Dito kasi sa ibang bansa guys, karamihan sa mga na nasa ibang bansa, yung mga foreigner sabi nga nila, karamihan sa kanila, alam nyo ba, na yung age nila na 70, 80, hanggat kaya nila na magtrabaho, nagtatrabaho pa sila. Yan. Isa na dito yung aking mga boss. Ba? Yung edad nila na 80, 80 na guys, 80, 81, something like that. Nagtatrabaho pa rin sila. Kahit na alam na natin na mayaman na sila, pero andun pa din nagtatrabaho pa rin sila. Alam nyo ba, sabi ng aking boss na babae, na ayaw daw niya na matigil sa pagtatrabaho. Kasi nga, sabi niya, kapag ka nahinto daw siya, eh para bang manghihina siya. Yun yung sinabi niya sa akin. Kaya, alam nyo, iniidolo ko yung aking amo eh. Bagamat artista siya, pero talaga iniidolo ko siya. Kasi napaka-ano niya, napaka-workaholic niya. Silang mag-asawa. Napaka-sa trabaho talagang andun pa rin. Mantakin mo, di ba? Edad na 80, nagtatrabaho pa rin sila. So, saan ka pa? Dito lang ata sa ibang bansa yun. Di ba? Kasi sa atin, kadalasan, mga edad 60 sa atin, tumitigil na eh. Kasi kapag naabot na nila yung kanilang pension, tumitigil na sila. Meron naman tayong kanya-kanya na mga dahilan kung bakit tayo tumitigil sa ating pagtatrabaho na. Hey, it's a choice, sabi nga nila. Diba? Kung gusto mong i-adapt yung ugali ng mga foreigner, eh nasa yun. Kung gusto mong i-adapt din yung ugali ng ating mga kababayan, eh nasa yun din naman yun. It's a choice, sabi nga nila. Pero nakakamangha lang na sa edad nila na ganun, mga 70, 80, ay nagtatrabaho pa din sila. Diba? Dito sa ibang bansa. So, diba? So, ikaw na nasa Pinas. Abay, magtrabaho ka. Ano ginagawa mo dyan? Nakahilata? Nakaupo? Pakuya-kuya-kuy? Abay, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Mag-isip ka ng paraan. Huwag mong ikakahiya ang mga bagay, ang mga trabaho. Anumang trabaho pa yan, basta marangal, pasukin mo. Anong araw guys, isa din ako. Isa din tayo na tamad nung araw. Sabihin ko ng tamad. I accept it myself na tamad ako nung araw. Dahil, alam nyo, dahil sa bunso siguro tayo, alam nyo yun. At saka, ang bait kasi ng aking ina nung araw. Eh, para bang, sinamantala natin yung kaibaitan ng ating ina. Eh, yung sabing pagtatrabaho, eh wala tayong ano noon. Hindi tayo nakakatagal sa isang trabaho nung araw. Nung ako'y dalaga pa. So, ngayon, nung nagkaroon na ako ng anak, pilit kong idinidiin sa aking mga anak na, alam nyo, ngayon pa lang, sabi ko, ngayon pa lang bata-bata kayo, ay ihanda nyo na yung sarili nyo na kayo ay matuto na magtrabaho sa murang edad.
Kasi yan yung magiging ano nyo, magiging sandata ninyo balang araw. Kapag ka nagtrabaho na kayo, di ba? Ang mga mabibigat na trabaho, ay yakang-yakan na yan. Kasi ako noon guys, talagang hindi ako nakakatagal. Siguro linggo pa lang. Oy, pag naabot na yung isang buwan, aalis na ako sa aking trabaho. Mantakin nyo yun. Wala pa sa akin yung maturity nung araw. Eh kasi nga hindi tayo nasanay noon. Hindi talaga ako nasanay noon na nagtatrabaho. Doon mahirap na nga kami, tapos ganun pa. Kung minsan guys, alam nyo yun, nakakalungkot isipin na kung sino pa yung mahirap. Tulad ko noon, tulad ko, eh halimbawa ko na lang sa akin, hindi ako nahihiya na sabihin sa inyo ito, na kung sino pa yung mahirap, sila pa yung mga tamad. Iba nga, na-feel ko yan eh, kasi ganun ako nung araw. Kung sino pa talaga yung mahirap, sila pa yung tamad. Ang aking ama noon, sinasabi niya, tingnan nyo yung ano, tingnan nyo yung mga mayayaman, ang aga magigising. Tapos ikaw, nakahilata ka lang dyan, anong oras ka na nagigising? Yan, parang narinig ko sa kanya nung araw yan. Totoo yan. So, ganun. Diba? Na-feel nyo ba din yung araw yan? Kung ganyan ka ngayon, ngayon pa lang sinasabi ko na, magising ka na sa katotohanan. Ang lahat ng iyong gagawin ay kailangan mong pagtrabahuin kung gusto mong merong mangyari sa iyong buhay. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Marami tayong mga ikinakahiya nung araw, guys. Nung ayaw mong magtrabaho, alam mo yon na ikinakahiya mo yung trabaho, pero alam mo namang marangal yun. Diba? So, kung meron kayong mindset ngayon na ganyan, please, baguhin ninyo. Kasi kayo din ang talo. Tapos sasabihin nyo, ba't walang nangyari sa akin? Bakit mahirap pa rin ako? Eh kasi nga, hindi mo sinubukan. Hindi mo sinubukan yung mga bagay-bagay. Mga bagay na pwedeng makapagpabago sa inyo. Kasi, alam nyo, ang pagyaman ng isang tao, eh, nasa tao yan. Diba? Nasa tao yan. Yung kanyang eagerness. Yung sinasabi ko, yung kanyang eagerness na umunlad sa buhay. Siyempre, nagsisimula sa'yo yung unang hakbang para ikaw ay umunlad ba sa buhay. Huwag mong iasa sa iba, kundi ikaw mismo ang gagawa ng iyong kapalaran. Ikaw mismo ang gagawa ng ikababago ng iyong buhay. So, ang masasabi ko lang, walang mahirap basta ikaw ay may ginagawa sa iyong buhay. Diba? Huwag mo nang tanungin kung bakit ba mahirap ang maging mahirap. O, maging positibo na lang tayo. Walang mahirap, walang maghihirap kung may ginagawa ka. 'Di ba? Eh kailangan mo talaga magtrabaho. 'Yun lang yung paraan doon. At wala nang naghihirap kung nagtratrabaho ka. So ayun lang guys, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na pagbablog muli. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe, like, share, comment at kalimbangin niyo na rin yung bell sa baba. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye.